Ang mga residente doon sa may nabunturan Davao de Oro pinalikas dahil sa walang tigil na pag-ulan at dalawang kalsada doon nakaranas ng landslide. May detalye dyan ang Bombo Radio Davao. Nagpatupad agad ng preemptive evacuation ang mga personahe ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng nabunturan Davao de Oro sa ilang mga residente matapos ang walang tigil na pag-ulan, particular na sa mga residente ng Barangay Basak at Bukal na sakop sa nasabing lalawigan. Agad na pinalikas ang mga naninirahan sa flood-prone at landslide-prone areas. Ayon sa MDRRMO, nasa limang mga barangay sa nabunturan Davao de Oro ang pinaalalahanan na lumikas na kinabibilangan ng lugar ng San Isidro, Magading, Magsaysay at Basak. Agad naman na binigyan ng relief goods at hot meals ng mga personahe ng Municipal Social Welfare and Development Office ang mga apektadong residente. Nagpalabas naman ng kautusan si Mayor Chikay Amatong kung saan suspendido ngayong araw ang pasok sa mga paaralan at opisina ng lokal na pamahalaan ng Davao de Oro dahil pa rin sa mga pag-ulan dulot ng share line. Samantalang pinalalahanan naman ang mga motorista na mag-ingat matapos na nakaranas ng pag-uho ng lupa ang kalsada ng Purok 16, Kilometer 74, Poblasyon Mawab, Davao de Oro. Agad naman na nagsagawa ng clearing operations ang mga personahe ng lalawigan ng Mawab. Maliban sa nasabing lugar, nakaranas din ng landslide ang Kilometer 69, National Highway ng Tuburan, Mawab, kung saan dalawang lane ng kalsada ang apektado. Nagpapatuloy ang ginagawang clearing operations ng mga personahe ng DPWH, Davao de Oro at Municipal Disaster Office para hindi maapektuhan ang mga motorista. Pinayuhan ng lokal na pamahalaan ng Mawab ang mga dadaan sa lalawigan na magdobli ingat lalo na at madulas at maputik ngayon ang kalsada sa lugar. Yan ang balita mula himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Bombo Radio ng Pilipinas at number one radio network in the country, Basa Radio. Boom! Oh, yung mga matitigas yung ulo po dyan, ha? Mayroon pong nasampulan matapos illegal na pumasok doon sa Catanduanes. Isa po sa kanila, positibo pa pala dito sa antigen test. At may detalye ang Bombo Radio Legazpi. Iniaanda na ng lokal na gobyerno ng San Andres sa Catanduanes ang parusang maaaring ipataw laban sa apat na kataong iligal na pumuslit papasok sa lalawigan lula ng isang bangka. Sa panayam na Bombo Radio Legazpi kay San Andres, MDRRMO Assistant Officer Mark Anthony Gaanan, naharang ng Philippine Coast Guard ang bangkang sinasakyan ng mga naaresto na wala umanong naipakitang dokumento ng hinga ng mga otoridad. Dahil dito, agad silang dinala sa MDRRMO Pandan kung saan isa sa mga ito ay nagpositibo sa isinagawang antigen test. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan sa pasilidad ng bayan ng apat na hindi na pinangalan ng magkakaanak na biyahero na nabatid na mula pa sa Sampaloc, Manila at sumakay ng bangka mula sa Sorsogon papasok sa Catanduanes. Naigbit naman ang payo ng opisyal sa publiko na sumunod sa mga pinatutupad na health protocols at dumaan sa border checkpoints upang mapigilan ang pagdami pa ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Pagahimok ang mga maparibudigbi na magsunod sa tamang proseso tanganing dahil hindi na magka-problema kasi igwaman po yun yung kaukulang kaso so ang day pagtubod o day pagsunod sa protocol kang provincial IATF po. Ang bagay na naging payag ni San Andres MDRRMO Assistant Officer Mark Anthony Gianan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, the number one radio network in the country, Basta Radio. Bombo!